pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Maingat na hindi maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya, pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang katangian na hinahanap natin sa mga tao ay sila po ay mapagkatiwalaan. Hindi tayo magtatagal sa pakikipagkaibigan o kaya yung pagmamahalan ng mag-asawa kung ang isa ay walang tiwala, wala silang tiwala sa isa't isa. Napakahalaga ng pagtitiwala. Maaaring lumago, umusbong ang friendship, pakikipagkaibigan, pakikipag-ugnayan sa kapwa kapag may tiwala. Kaya kapag may tiwala tayo sa Diyos, lalago, uunlad ang ating pakikipagkaibigan sa Diyos. Sa ating ikalawang pagninilay, ito po ang ating bigyan ng pansin. Tatlo paraan para mapatibay, mapalalim, mapayaman ang ating paglalakbay itong panahon ng Kwaresma kasama kay Kristo. Tatlong gawain na maaring makatulong upang tayo ay maging banal. Yung kawang gawa, katulad ng sinabi po ng Ebanghelyo ating narinig, mamaya pag-usapan natin yung panalangin at pag-ayuno. Ito ang ating pinaalala sa atin ng simbahan nung sinimulan po natin yung Ash Wednesday. Ilagyan natin ng abo, tumanggap tayo ng abo upang paalala sa atin kung sino po tayo. Tayo, kahit na tayo'y dinampot, galing sa lupa, galing sa likabok, hiningahan tayo ng Diyos upang mabahiran tayo ng Kanyang kabanalan. So, paano natin mapapatibay ang kabanalan? Sa pamamagitan ng pagiging mabuting katiwala. Okay, yan po ang ating bigyan ng pansin. Lahat tayo'y katiwala. Di natin masasabing pag-aari natin yung mga yaman natin ngayon, material na yaman. Kasi kapag namatay ka, wala na sa'yo. Tulad ng nabanggit ko sa unang ating pagninilay, si Steve Jobs, magit $7 billion ang iniwan niya. Pero nung namatay po siya, wala na siya. Wala na ni $1. Dahil ang mas mahalaga yung relationship. At parang gumanda, lumalim, lumago ang relationship, kailangan ang pagtitiwala. Kaya naman, maraming pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At ano kayang nangyari sa mga biyayang kanyang pinagkatiwala? Ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, ang ating buhay pamilya, ito'y mga pinagkatiwala sa Diyos. Magulang ka, pinagkatiwala sa iyo ang iyong mga anak. Asawa ka, yung asawa, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Teacher ka, pinagkatiwala sa iyo yung mga estudyante. Kaming mga pare, pinagkatiwala yung mga tao, yung mga kawan na aming pinapastulan. So, mahalaga tayo ay mabuting katiwala. At napapansin natin, nakakalungkot dahil hindi naging mabuting katiwala ang tao. Kumisan siya mismo nakikinabang o siyang apektado sa mga ginagawa niyang hindi tama. Narinig natin, Typhoon Sendong, noong December, di ba?
sa Cagayan de Oro, sa Iligan City, ilang taong namatay? Mahigit 1,000 o 2,000. Yung iba, 3,000 hindi pa po nakita. Di pa na ilibing dahil libing din na makita ang bangkay. Bakit? Oo, may kalamidad. Pero it was worsened, no? By the irresponsibility, hindi pagiging katiwala ng ibang tao. Kinalbo lahat ang ating mga bundok. Kaya wala nang pumipigil sa malakas na ulan, kaya madaling gumuho maraming nabaon. Hindi naging mabuting katiwala. Bakit maraming mahirap? Ang kalikasan, lahat narito sa ating kapaligiran ay pinagkaloob ng Diyos, hindi para sa iyo. Siyang may ari ng lahat ito. Paano natin ginagamit yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Kapag ang tao hindi siya maingat, kapangyarihan, gagamitin niya para tirisin ang kapwa-tao. Para maging matiwasay, maganda ang buhay niya kahit na naghihirap, namamatay sa gutom, walang trabaho ang kanyang kapwa-tao. Pero tayong lahat ay magbibigay ng ulat sa Diyos kung tayo mabuting katiwala. Alam po ninyo, nung misan, na-assign ako sa isang parokya sa Angeles City. At habang nandun ako, minsan nakapagbisita po ako sa isang pamilya. At tuwang-tuwa ako makita yung kanilang anak. Nako, may kalaw na teddy bear. At marami siyang koleksyon nung pinakita sa akin. Bishop, ito po. Kuhan ko ito. No? Sa akin po ito, sabi ng bata, pinagmamalaki niya yung mga koleksyon niya. Pero napansin ko, lagi niyang kalong yung isang teddy bear. Sabi ko, piyadong may attachment ito, batang ito, sa teddy bear. Sabi ko, pwede bang makahingi sa'yo yung hawak mo? Regalo mo na lang sa akin. Ay, Bishop, ito po, itong malaki. Oh, bigay ko sa'yo. Tapos, hindi, yan ang gusto ko. Ito po, mas magandang kulay. So, ayun, binibiro ko lang po yung bata. At pagkatapos nun, palis na ako sa pamamahay nila. At kinabukasan, naku, anong nakita ko sa harap ng kwarto ko? Yung teddy bear, inihatid ng nanay. Ano? So, gulong-gulong ang isip ko. Sabi ko, ini-imagine ko na lang. Umiyak yung bata, hinahanap ang kanyang teddy bear. So, kaya, pagkatapos ako'y nagmisa, sinoli ko, pumunta ako sa bahay ng pamilyang bigay nga ng teddy bear. So sabi ko, Mrs. Cruz, alam po ninyo, bibiro lamang ako sa inyong anak. Oo, Bishop, alam ko yon. Sabi ni Mrs. Cruz, alam kong binibiro nyo, but gusto kong turuan ang aking anak to give what is precious, what is best for him. Hindi yung gusto lang niyang ayaw niya, yung pamimigay. People have to learn to give what is best to others. Diba? Kapatid, yun ang ginawa ng Diyos. Anong pinagkalob sa atin? Parang maligtas tayo. Buti nga, si Abraham, di ba? May anak siya, si Isaac. Isasakripisyo sana sa isang bundok na tinuro ng Diyos. Pero nung isasakripisyo na, pinigilin ng isang anghel dahil nakita yung katapatan ni Abraham. Pero ayun, ang Diyos, yung kanyang anak, pinagkait ba ang kanyang anak? Hindi. Makita natin sa krus kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos. Isang pag-ibig na marugdob ang kanyang pinadama sa atin. Ito ang ibig sabihin ng tunay na pagbibigay, pagbabahagi sa mga mahalagang bagay na pinagkaloob, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya inaasahan po tayong maging mabuting katiwala ng Diyos. Magulang ka, maging mabuting magulang para may mapupulot sa iyo ang iyong mga anak. Sa iyong kilo, sa iyong pag-iisip, sa iyong ugali, may pinamamana ka, hindi lamang material na bagay. Kaya lahat po tayo ay inanyayahan maging mabuting katiwala. Hiling ko sa Diyos,
tayong lahat ay magsikap mabuting katiwala, hindi lamang po itong panahon ng Kwaresma, ngunit sa buong buhay natin, tayo ay nakikitang mabuting katiwala. Maaasahan ng Diyos, hindi nabubuhay para sa sarili, ngunit nabubuhay para sa Diyos na ipinagkatiwala siya upang sa pagbigay ng mga iba't ibang regalo, tayo ay ilaman, umuunlad sa kabanalan, ngunit tayo po ay nagiging biyaya para sa mundo. Maging mabuting katiwala ka.